galit, ano ba ginawa ko sa iyo? Ako si Hiwaga, yung laging kinukumpara nila kay Diwata, na pasugod diyan sa parisan ni Diwata sa Quezon City. Nako, anong ganap? Bakit sumugod? Eh ito yung madalas na kinumpara ngayon kay Diwata na mas masarap daw dito, mas masarap doon, mas marami daw kumakain dito. Kinukumpara po ng mga malulupit na mga vlogger ngayon na malulupit na mawa ng isyu. Yung gawaan lang ba para pagsabungin itong dalawa. Ito po. Ang tanong ko, bakit ka ba nagagalit? Ano ba ginawa ko sa iyo? Diba? Ito lang minsan talaga, may mga vlogger talaga na nagkakumatuwa ng kwento. Musay, magpa-vlog sa akin, magpa-vlog kay Hiwaga, kasirala ko. Diba, nakita nyo naman, masaya sila. At napakabait din naman yan ni Hiwaga. Napakabait din ni Diwata. Kita nyo naman kung hindi lang yan isang beses naman silang nagkikita at nagkausap eh. At parehas naman sila na walang samaan ng loob. At hindi naman dapat mag-away. Ang nagsasabi lang ng ano nito, yung pagkukumpara, pilit lang pag-awayin itong kay Hiwaga at saka Diwata. Kasi itong mga galit kasi kay Diwata, naghahanap po sila ng pwedeng ipantapat. Naghahanap sila ng pwedeng kung saan ay lumipat yung mga tao dyan kay Diwata para mawala ng customer si Diwata. Kasi gusto nila ay bumagsak o hindi na pupuntahan ng mga tao itong parisan ni Diwata. Kaya pilit nilang sisiraan. Kung may nahanap silang pwedeng ikakasira kay Diwata o para humina yung negosyo, doon sila. Eh, pero lumakas din itong kay Hiwaga. Pero ayon kay Hiwaga na itong nakaraan, inamin niya na hindi siya ang may-ari. Pero nung kumita ngayon, yung bago niyang update, ay siya na daw yung may-ari. Di natin alam kung ano yung totoo. Pero ang importante dito ay malaki po yung naitulong nila. Hindi lang basta negosyo, kung hindi, yung pangmasa, ang presyo. Kalain mo ba naman niya? Mura na, may only rice, mayroong pang soft drinks, di ba? Tipid. Kaya itong pilit na pag-awayin yung dalawa ay hindi po kayo nagtagumpay. Nakita nyo naman yan. At yung pilit na papagsakin si Diwata ay lalong dumami yung kaibigan, lalong dumami yung sumuporta, lalong lumaki yung negosyo at balita natin itong nakaraan. Pang-international na ang Diwata Paris Overload. Sana. Upcoming. Yan sa Brunei ba yun? Ay, Dubai. At susunod ay may mga iba pang lugar dito sa Pinas na kung saan ay magtatayo ng karagdagang branch ng Diwata Paris Overload. Saan pa kayo? Eh, mapapahiya lang din itong mga naninira, mga nambabash, ay pansamantala lang yung mga yan. Pag tuloy-tuloy umangat yan, lumipas yung mga ilang buwan, ilang taon, ay tunaw yung mga yan, tunaw sa kahihiyan. Hanggang ngayon, nag-aabang pa rin sila. Nag-aanap pa rin ng paraan paano siraan si Diwata. Nag-aabang sila kung kailan malaos si Diwata. Nako, pag ganyang klaseng pamamaraan ni Diwata, hindi yan basta na nalalaos. Hindi lahat ng sumikat laos agad. Depende na yan kung ano yung dahilan kaya sila'y sumikat. Itong parisan, sa tingin nyo, maglalaos yan? Siguro kung magbago ng presyo si Diwata dyan sa kanyang parisan, pwedeng malaos. Pero kung ganyan yung presyohan nila, tapos lagi pa namimigay ng libreng bigas. Kaya nakaraan, namimigay ng libreng bigas si Diwata. Libreng bigas kasi kumita siya. Libreng bigas, libreng pares, o diba? O, paano lumaos yung ganyang tao?